mga ka-SAAS, naku, lalo na ngang nanggagalaiti sa galit ngayon ang mga kapamilya stars kagaya ni Coco Martin at iba pa pang celebrities matapos na mabalitaan na ibinasura na ng House of Representatives ang franchise request ng ABS-CBN. Ito ang naging malinaw sa post ng tagapagsalita ng House Committee na dating Senator at House Speaker na si Mr. Alan Peter Cayetano na siyang nag-organize ng pagpupulong kahapon. Sa Facebook post nito, malinaw na walang renew na maibibigay sa ABS-CBN ngayong taon. Nilinaw din ni Peter Cayetano na mas maraming dapat pagtuunan ng pansin kesa sa franchise renewal ng ABS-CBN. Naniniwala ang gobyerno na hindi ito ang dapat unahin at bigyan ng full na attention dahil sa ngayon ay malaki ang kinakaharap ng bansa na problema dahil sa pandemic. Sa pahayag nito, gamit ang Facebook account niya, sinabi niya na mas maraming dapat harapin na problema ang bansa sapat ang pasya na ginawa ng NTC. Sa pahayag niya, hindi naman panggigipit sa dambuhalong kumpanya ang nangyari. Mas priority ngayon ay ang masolusyonan ang kinakaharap ng gobyerno na problema laban nga sa pandemic. Sinimula ni Alan Peter Cayetano ang kanyang pahayag sa isang talata sa Biblia. Sa James 2:11, sinabi dito, "My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory." At kasunod nga nito ang kanyang pahayag at sinabi nito, "Putting an end to the uncertainty as Congress realigned its priorities towards building a different and better tomorrow by passing urgent legislation that would maximize emerging socio-economic opportunities for our people, including but not limited to the services, health, education, agriculture, tourism, construction, and manufacturing sectors. We remain cognizant of our responsibility in addressing the pending issue of the ABS-CBN franchise. To those calling for an immediate hearing on this matter, including my colleagues in Congress, let me just be very clear, a hearing does not mean automatic renewal. While the deception of the NTC and the meddling of the Solicitor General adds exigency to the matter, there are still other concerns that need to be resolved. As to the hearing, the only thing it guarantees is that the network will be able to present its case in the same manner as those who oppose it. The serious concerns that have been raised can no longer be swept under the rug, and it is absolutely necessary for Congress to give this matter all the time and attention it requires. Without a series of proper hearings, we will never be able to put an end to the uncertainties and doubt. Did Congress bow to the pressures of the executive department or to the interests of a powerful and influential media corporation? Or did we do our jobs and fulfill our mandate to the Filipino people? Ultimately, it is only through a fair, impartial, comprehensive, and true presentation and appreciation of the evidence that we can clear the air. Your House of the People will put the interests of the Filipino people first, and in these extraordinary times, prioritization, fairness, and timing is of utmost importance. May God guide us always." At dahil dito, dismayado nga ang mga kapamilya stars na sina Angel Roxin, Coco Martin, King Chu, Bea Alonso at marami pang iba, kulang pa daw ba ang kanilang ipinaglalaban? So mga ka-SAAS, ano po ang masasabi nyo sa issue na ito? Feel free to comment at syempre huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe. Hanggang sa muli, lagi ko pong paalala, ingat ang lahat. God bless everyone.